everyone, welcome back sa ating YouTube channel. Today, pag-uusapan natin ngayon ay ang kung paano ba mag-ship ng flower horn sa ibang lugar. Okay, like for example, lalo na kami, from Davao kami, then meron kami mga buyer from Manila. Ngayon, is tuturuan ko kayo kung paano mag-ship ng isda na kailangan gagamitin para maging secure yung isi-ship natin isda papuntang Manila. Kaya today, ang una natin gagamitin guys is kailangan gagamit tayo ng yung rubberized na cellophane ganito. Okay? Kailangan yung guys, huwag kayong gagamit ng hindi rubberized na cellophane. Kasi pag hindi kayo pag ginamit niyo yung mga yung hindi rubberized, yung medyo manipis, baka mamaya wala nang pakarating dun sa kung saan nyo isi-ship. Like for example, Maynila to Davao, baka maya pakarating sa Davao yung isda nyo, wala nang tubig, maubusan na. Kaya, ito yung una natin gagamitin, yung mga rubberized na cellophane. Okay? Itong cellophane na to, baka kasi yung isdang size is small. Okay? Small is 4.5 lang per down. Okay? 3.6 to 4.5 yung small size ng isda. Ito, dito siya pwede ilagay ganito, mga gantong size guys. Okay? Bago natin siya, then kailangan natin isi-secure talaga guys. Pero yung mga ganito kasi, hindi pa natin masasabi na ma-secure pa sila. Ma-secure sila dun sa ma-secure tong cellophane na to. Ang gagawin natin para maging secure talaga yung ating paglalagyan ng isda is dodoblehin natin guys. Gagamit tayo ng tawag nito yung packaging tape at saka palibutan natin ng ano, kasi pag nabutas yan guys, sigurado pakarating sa Maynila, or example may shipment tayo Davao to Maynila, wala nang tubig makarating sa ano, yun yung usually na minsan namamatay yung ating isi-ship na isda. Pero pag nilagyan natin ito guys, ibabalot natin, minimize yung tawag nun yung butas na kakaunti lang yung yung tatagas na tubig. Okay, ang gagawin natin guys ngayon is palibutan natin siya na palibutan po natin yung ating cellophane yung packing tape. Ang gagawin natin guys is ito yung ginagawa, usually na ginagawa ko para maging secure yung ating isda na isi-ship. Okay, ganito. Ayan, ito yung usually na ginagawa namin pag may show kami sa mga malayo para secure yung aming isda. Ayan. Ayan, sandali ah. Papakita ko sa inyo. Ayan yung gagawin natin. Ayan guys. Ayan yung unang ano natin. Kailangan ipaabot natin hanggang saan yung ating isda na. Okay. Ayan. Palibutan natin uli. Ayan yung pinaka-importante guys para tatagas ng todo yung kung sakaling may butas man siya, hindi talaga maiwasan guys na magkaroon yung butas ng yung ating cellophane. Kasi matalas yung mga fins ng ating mga alagang flower, lalo na yung mga medyo malaki, yung mga small size na isda, hindi talaga maiwasan yung magkaroon ng butas yung ating cellophane. Sige, hanggang sa matapos yun guys, yun yung gagawin natin. Hanggang sa nasa limit siya na pwede mo na siyang stop at saka okay, sandali ha. Kasi yung ilalagay natin dito na isda is small size na fish. Okay? Then okay, hindi pa pwedeng natin siyang stop at lagay yung isda natin na medyo malaki kasi hindi siya pwede. Ayun. Ayun guys, ayun yung usually na ginagawa ko para maging secure yung ating isda. Kasi anong purpose nito? Pag nagkaroon ng butas kasi guys, is medyo ma-minimize niya yung tagas ng ating tubig para magkaroon man siya ng tagas pero hindi kaanong madami. Ay may assure ko sa inyo, makarating talaga sa ating yung buyer. Okay, and then, mas talagang sisecure natin guys ha. Meron tayong dodoble pa nyo guys para maging secure talaga. Lalagay pa nyo doon sa pangalawang cellophane yung ating ano, para iwas talaga yung talagang fully secure talaga yung pag-ship natin. Ayun. Ayan yung dapat natin, first step na dapat natin gawin para maging safety yung ating alagang isda na isi-ship.
kung saan man natin isip na, for example, from Davao to Manila. Kaya yun guys, yun yung una nating step na para maging secure. At ano, ito yung usually na ginagamit sa cellophane na kailangan natin gagamitin para sa ating shipment. Yun yung una nating gagawin na paglalagyan, at saka yung cellophane na kailangan natin gagamitin para paglalagyan ng ating isda. Ayun, yung talagang ma-fully secure na yun yung ating shipment, para papunta dun sa kung saan natin i-ship yung ating alagang flowerhorn. Okay, ngayon, pag nag-ship tayo ng flowerhorn guys, kailangan wag natin papakainin. Kasi pag pinakain natin yung isda natin, may posible na mamamatay. Okay? Ganito yung gagawin nyo guys, pag nag-ship kayo ng isda papuntang Maynila, kailangan wag natin papakainin yung isda natin. O like for example, shipment natin is Sunday. Sunday yung shipment natin papuntang Maynila. Okay, sa Friday, kailangan 3 days preparation yun guys bago natin i-ship yung ating alagang flowerhorn. Okay? Sa Friday, magpapakain tayo ng isda natin is pag sinabing 5 pellets morning, 5 pellets afternoon, kung pwede, tigda dalawa lang. Dalawa sa morning, dalawa sa hapon, sa Friday. And then sa Saturday, buong araw, wag natin pakainin hanggang bukas, then hanggang at saka sa bukas na bago natin i-ship. Wag natin papakainin yung ating alagang flowerhorn. Kasi bakit hindi natin pakainin guys? Yan minsan nagkukos ng pagkamatay ng ating isda. Kasi yung ating alagang flowerhorn, pag yan pinakain natin, pag busog siya na i-ship natin, imposible na mamamatay. Yun yung minsan may mga namamatay na isda kasi hindi nila alam kung paano mag-ship ng flowerhorn. Kaya lalo na sa mga newbie, baka mamaya kayo na naman yung mag-ship at saka ganun yung sitwasyon, mamaya sayang yung ating alagang flower na i-ship. Kaya yun guys, kailangan wag natin papakainin yung ating alagang flower. Kasi yung flowerhorn kasi pag nilagay mo yan sa cellophane na bagong tubig at saka busog, laging nagtatay yan. Then, yan minsan cause ng pagkamatay ng ating alagang flowerhorn. Kasi yung tubig ng paglalagyan ng ating flowerhorn guys na nasa cellophane ay babaho yun. Babaho. At lalo na matagal siya sa nasa loob ng ating cellophane, masuffocate siya. At saka kasi babaho yung buong tubig ng paglalagyan ng ating flowerhorn, doon minsan nagkukos ng pagkamatay ng ating alagang flowerhorn na isiship. Kaya iwasan natin magpakain ng ating alagang flowerhorn na isiship sa ibang lugar. Ayun yung kailangan natin gawin at iwasan guys, lalo na sa mga newbie na na pag kayo na yung magsiship, ayun yung kailangan natin gawin na para iwas mamamatay yung ating alagang flowerhorn at di ba sayang, at saka makarating sa kung sino yung ating buyer is safety yung ating alagang flowerhorn, di ba? Na i-update nila, sir, okay yung isda, walang hindi siya namatay. Kaya yun yung pinakamasayang kailangan na tips at gawin, lalo na sa mga baguhan na gustong na soon na kayo na din yung mag-ship. Kaya yun yung mga yun yung mga natutunan ko sa pag-ship sa ibang-ibang lugar. Ayun. At saka nakita ko din sa iba na yun yung mga ginagawa nila. Kaya yun, yun yung mga natutunan ko guys sa pag-ship. Kaya isi-share ko din sa inyo, lalo na sa mga baguhan, at saka baka kayo sa susunod na naman yung mag-ship ng mga flower. Kaya yun guys, yung simple tips, kailangan wag natin papakainin yung ating alagang flower na isi-ship. Guys, ngayon, yun yung tips ko kanina, sabi ko sa inyo is wag natin papakainin yung ating alagang flower na isi-ship. Okay, ngayon, tuturuan ko kayo kung gaano kadami yung tubig na ilalagay natin dito sa ating cellophane. Kasi baka mamaya pag tilagyan niyo to ng tubig, baka hanggang dito sa taas ikakaunti na lang yung oxygen na may tira dito sa ano. Kailangan itantansahin natin yung tubig na ating lalagay dito. Okay, kaya ngayon tuturuan ko kayo kung gaano kalaki yung tubig. Yun yung pinaka-important guys, kasi pag madami kasi imposible yung isda natin malulunod minsan, ha? Pag madami yung tubig. Okay? Okay, ngayon is ang ilalagay natin na isda dito is a small size fish. Okay? Ito yung tamang size na paglalagyan ng ating alagang flower na small size. Okay? Ngayon tuturuan ko kayo at lalagyan natin ng tubig kung gaano talaga kadami yung ano niya. Ngayon guys, lalagyan natin ng tubig.
Ito guys, yung tubig na ganito kadami guys, ha, tingnan nyo. O, yan. At saka yung isda natin dito. Ayan, is a small size fish. Okay? Talagay natin dito. Yun. Ganun lang kadami guys, kasi huwag nyo masyado kadamihan yung tubig na ilalagay nyo sa paglalagyan ng inyong isda. Ayan. Ito, sana nakita nyo. Yan o. At ganun lang kadami. Huwag nyo masyadong kadamihan yung tubig para hindi, para pag nilagyan nyo ng oxygen, yung sulupin nyo, meron pa siyang malaki pa yung space para madami yung oxygen na malalagay dun sa paglalagyan ng ating alagang flower horn. Okay? Ayun lang yung simple guys. Tingnan nyo. Sana makita nyo. Ayun. Ganun lang kadami ha. Baka mamaya lagyan nyo ng tubig hanggang dito. Ayun yung pinaka-importante para sa paglagay ng tubig sa paglalagyan ng ating alagang flower. Okay guys, ngayon, lalagyan natin ng oxygen dito. Okay, ganito guys, based sa aking experience sa pag-ship ng mga flower horn sa ibang lugar. Okay, like for example, Maynila, Leyte, Bacolod, at saka sa ibang lugar dito mismo sa aming dito sa Mindanao, madami na ako nag-ship ng mga isda. Ang problema minsan sa pag-ship ng isda guys is wala tayong oxygen na galing sa tangke. Okay? Ayun yung problema ko dito sa area ko. Sa totoo lang guys. Ayun. Nung wala talaga akong idea kung ano yung gagawin ko. Kasi usually, pag nag-ship ka ng isda, gagamitan mo talaga ng oxygen na galing sa tangke. Diba? Yun yung usually na ginagamit. Pero guys, ito matagal ko na itong ginagamit na pamaraan sa pag-ship na wala tayong wala kayong oxygen na galing sa tangke. Okay? Ito mga ilang years ko na din itong ginawa. Pero sa totoo lang, nung sinumulan ko yung gantong pamaraan na hindi gagamit ng oxygen galing sa tank is, kumbaga, yun yung parang sugal kumbaga, sugal na shipment. Kasi may shipment ako from Davao to Pampanga to asan pa yung lugar. Ayun, shoutout kay Sir Silvestre, nakalimutan ko yung name niya. Nag-ship ako ng isda ko na malaki. Ang problema ko doon, wala akong oxygen. And then, yung flight ng isda ko papuntang Pampanga is 7 a.m. ng maaga. And then, Digos kami. Search nyo lang kung kaano kalayo yung Digos to Davao sa airport. Ayun. Ayun, ang problema ko kasi malaki yung isda ko. Dalawang isda na malalaki yung sinisip ko. Ayun, wala akong oxygen tank na pwede kong isasalin dito sa aking dito sa isda ko na malaki na isisip doon kay Sir Silvestre. Ayun, shoutout sa'yo, sir. Ayun. Sinabi ko sa sarili ko, kasi malaking halaga yun. Sabi ko, susugal ko to. Ang ginawa ko, kasi based sa experience ko sa pag... Ito yung experience na to is nakuha ko din sa mga show na malalayong lugar. Ayun, nakuha ko. Ang ginagawa namin, pag galing kami sa show na walang nakatambay na mga ang tawag nun, yung oxygen na galing sa tangke, is yun yung mga sinasabi na usually na ginagamit ng mga yung dinadakip lang yung hangin gamit ng cellophane, isasalin dito. Ayun, maya, tuturuan ko kayo. Kaya yun guys, yun yung base sa experience ko na talagang sabi ko, sinugal ko yun. At saka, pero yung ginawa ko, diet talaga yung wala talagang kain yung isda ko bago mag-ship. Yun yung minsan na usually na guys, kung bakit safe yung ating alagang flower na isisip sa Gagawin natin ngayon guys is, kasi wala tayong oxygen na galing sa tangke na para isali natin dito yung oxygen para paglagyan natin ng oxygen yung ating alagang flower na isisip. Okay, ito yung mga tips sa yun yung mga usually na ginagamit namin noon sa pag yun yung nakuha kong idea sa palagi ako sumasali sa malayong lugar kasi wala silang nakatambay na tangke diyan sa gilid.
ayun, wala kaming choice kung paano namin ilalagyan ng oxygen yung aming alagang flower horn. Yun, sabi, meron mga katropa din na sabi na ito yung gagawin natin. Nakita ko sa kanila, ano yung dakip nila ng mga oxygen gamit ng cellophane. Yung sabi ko, bro, masurvive kaya? Sobrang layo natin mismo sa ating lugar. Sabi niya, survive ko, sabi lang ganun. Kaya yun guys, ginawa ko, ganun yung ginagawa namin usually na pag walang nakatambay na oxygen tank dun sa mismo sa show. Kaya ngayon, tuturuan ko kayo, usually na ginagamit ko pag nag-ship ako, kasi dito mismo sa area ko, wala akong oxygen na galing sa tank guys. Ang ginagawa ko is kailangan wag natin papakain. Ginagawa ko yung hindi ko pinapakain yung isda ko bago ko i-ship. At talagang sinisecure ko yung paglalagyan ng aking isda na hindi magkaroon ng butas. Yan pangalawa, kailangan hindi talaga sila nakakain. Ayun yung pinaka-importante guys bago nyo i-ship. Yun ang pinaka-importante na ano. Okay, ito guys, tuturuan ko kayo. Pag wala kayong cellophane na isda na kanto, ang gagawin lang nyo guys is, ayun, pagkakatali ha, baka mamaya, lalo na sa mga newbie, baka hindi nila alam kung paano magtali. Okay. Pag wala kayong cellophane na ganito, ito yung gagawin nyo guys ha. Gagawin nyo is, ayan. Kailangan, okay, wag kayong gagamit ng oxygen na galing sa air pump. Wag kayong gagamit. Kasi yun yung nakuha ko sa isang kaibigan ko din na ano, na isalin nyo yung hangin ng oxygen na galing sa ano, tawag nun sa air pump, lalagay nyo, is hindi ako gumagamit yan guys. Okay, ang gagawin nyo is ganito lang guys, sa first step ha, para malagyan nyo ng oxygen yung isda nyo. Okay, pag wala kayong cellophane na extra para maglagyan nyo ng oxygen, yun, kailangan ganun. Diba nakita nyo may nagkaroon siya ng oxygen sa loob at saka may logo na. Ayun guys, fully secure na. Kailangan huwag nyo kahigpitan guys. Yung talagang, yung malumanay lang siya, yung gando kahigpit. Kasi pag medyo kahigpitan nyo, baka mamaya, mauntog or sa paglanding ng aeroplano, malakas yung force, pagkatapos mahigpit, baka puputok. Siguradong mamatay yung isda nyo. Okay, then pangalawa. Kailangan kunin nyo yung oxygen na doon sa loob. Kailangan ganito yung style ninyo guys. Ayan. Ito yung pangalawa na ginagamit namin at ginagamit ko sa pagsiship na wala na gamit yung na wala na yung oxygen na galing sa tank. Kasi ito guys, for how many years ko na ginagawa to sa pagsiship ng isda from Davao to Maynila. Oh, promise yan. Alam ng mga nakasubaybay sa akin sa pagsiship ng isda is hindi ako gumagamit lang. Wala akong mga binilhan ng tawag nun yung oxygen na galing sa tanke na para isalin sa akin. Ano? Ang importante lang talaga guys sa pagsiship is kailangan huwag natin pakainin yung isda natin at saka kailangan secure na hindi magkaroon ng butas yung paglalagyan ng ating flower horn. At ito yung pinaka-importante din guys. Okay? Ito yung pangalawa na oxygen na kailangan natin gagamitin para maging secure yung ating isda. Okay, ganito pa rin guys. Ayun. Diba may oxygen na dito sa loob? Gagawin natin. Ayun ha. Ayun. Sasalin natin yung oxygen dito sa ano. For how many years ko na ito ginagamit guys? Talagang masasabi kong 100% secure yung ating alagang flower na isisip. Para to sa mga baguhan na baka mamaya kayo na naman uli yung magsisip, eh, makunan nyo ito niyo ng idea at saka hindi kayo mamro problema kung mag-ship kayo na wala kayong makunan na oxygen na galing sa tank. Ito lang yung pinakasimpleng gawin nyo na kailangan gagawin na para ma-ship nyo ng isda, para ma-ship nyo yung isda sa ibang lugar na safety. Diba? Okay, yun lang pinakasimple guys kasi kailangan yung mga steps na sinabi ko kanina sa inyo ay kailangan nyo, yun yung kailangan nyo gawin para ma-safety yung isda nyo na isisip, like for example Maynila to Davao or Davao to Maynila. Ayun lang para sa mga newbie ngayon, magsisimula baka balang araw, kayo na naman yung magsisip ng isda, eh
meron kayong idea na nakuha dito sa ginagawa nating tips na i-share para sa inyo, lalo na sa mga newbie, ayun, ito. Ito yung pangalawa, guys. Gagawin nyo, ayun, ganito lang. Ayun. Ayun, guys. Ayun, oh. O, diba may oxygen na? Yan. Gagawin natin. Okay. Para sa kaalaman ng iba, kasi pag nagtali kayo ng, ayun, sa mga newbie, ha, sa pagtatali, ayun, kailangan fully secure nyo na kahigpitan nyo talaga. Ayun. And then, ito, ikot nyo. Ikot papunta dito. Ayan. And then, ayun, fully secure. Kailangan fully secure na hindi siya tawag nun mat... Baka mamaya, bibigla lang susulpot or mawala yung tali. Mawala yung ano niya. Tali, baka mamaya makarating sa Maynila or sa Davao, wala na siyang tubig. Kailangan, guys, lagyan nyo ng tali din dito. Kasi may tendency, yung isda natin is baka maipit siya dito sa may dulo. Baka magkaroon siya, baka maipit and mamamatay yung isda natin. Ayan, lagyan natin ng tali. Ayan, guys. Ayun na, guys, yung ating finish na kung paano natin isisecure yung ating alagang flower na isiship sa ibang lugar. Sana, guys, kapulutan nyo ng counting tips, yung aking tips sa kung paano natin isiship yung ating alagang flower sa ibang lugar na sa pamaraan na simple pero secure yung ating alagang flower na makarating kung saan natin isiship. Kaya yun, guys, ito, guys, ha, please comment kayo sa ating, yung sa video na to. Paki-comment na lang yung comment kayo doon at saka magpaparapol tayo ng aking t-shirt na logo na FHC Breeder. Kaya yun, huwag nyo kalimutan magano, guys, at mag-subscribe, mag-comment below sa ating comment section na mag-comment na kayo. Lahat ng nag-comment doon is yun ang mga kasali sa ating parapol, sa ating parapol, guys. Lahat ng mga names kukunin ko at saka irarapol natin at saka for free yan, guys. Free shipment, wala kayong babayaran. I-like na lang ninyo at i-share yung video na to. Kaya thank you for watching and God bless us all.